vlog, nandito ako sa beach. Sa beach! And, ano ba? Ang aga kong gumising para makita yung sunrise. Pero, hindi ko makita si sun. Pero, oo, hindi ko, simul lang yung nakita ko. Pero sabi sa, sabi ni Google, mga 6:14 pa daw ang sunrise. Pero, maaga pa kasi, wala pang 6. Hindi ko na maalala kung kailan ako last time nagpunta sa dagat or malapit sa dagat. Noon siguro kinuhanan ko yung sunset. Yun lang yung last. Pero hindi ako nakatapak sa sun noon kasi naka-shoes ako noon. Pero ngayon, eto. Barefoot. Yan. As in, puro sun tapos dagat lang. Merong mountains. Ain't no mountains high enough. Ayun siya. Malayo. Ayun, nakikita nyo ba? Ayun siya. Yan. Pero, okay lang. Kasi, parang na-relax naman ako. Saka, sobrang kalmado lang ng mga waves nung dagat. Kaya, okay na okay sa akin. Anyway, guys. This past few days pala. Hindi rin ako masyado nakapag-vlog kasi medyo malungkot kasi may isang taong mahalaga sa buhay ko na kinuha na ni Lord. Well, masakit. Masakit pa hanggang ngayon. Kasi ilang araw pa lang yung nakalipas. And malungkot lang kasi hindi man ako nakapagpaalam sa kanya. Tapos, ayun nga, hindi ko man lang siya nayakap. Siguro, sa akin, hindi na rin siya mahihirapan kasi yung death naman niya is natural cause. I mean, may sakit na po kasi talaga siya and komplikasyon, ganun po. So, ayun. Hindi na rin kinayanan ng katawan. And the saddest part is, sabi sa akin, tinay daw niya na naantayin ako. Na makita ako, ganun. Pero, hindi niya ako naantay. Kasi nga, hindi na nga kinayanan ng katawan niya. Nasa tabi nyo ngayon yung mga mahal nyo sa buhay. Kasama nyo sila, malapit sa inyo. Iparamdam nyo yung pagmamahal nyo. Yung mga hindi nyo nasasabi or nagagawa dati kagaya yung pagsasabi ng I miss you, I love you. Or ingat po kayo. Yung mga ganun. It's just a word pero it's just a word pero iba kasi yung pag yung sinabihan ka ng gano'n, ng taong mahal mo, napipil mo na importante ka sa kanya. So, hindi kasi natin alam kung gaano katagal mabubuhay ang isang tao, kung gaano ka katagal mabubuhay. So, enjoy mo yung nasa paligid mo, iparamdam mo yung pagmamahal mo sa mga tao, malapit sa'yo, pamilya mo, kaibigan mo. Anak. Maingay. Yun. So, yun lang yung masasabi ko. Hanggat nandiyan pa sila sa tabi. Hindi kasi natin alam kung kailan sila kukulong ni God or kahit ikaw mismo sa sarili mo. So, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, magpapasaya din sa mga mahal mo. Tsaka, enjoy life. Yun yung ano dun eh. Yun yung pinakamaganda magagawa mo rin para sa sarili mo. And
enjoy life. May sa araw-araw, sa pagising mo, maga ang yung pakiramdam mo. Yeah, merong mga mangyayaring sitwasyon sa buhay mo na minsan hindi mo rin kagustuhan, pero hindi din naman sinasadya ng pangyayari na ayun, bigla na lang siya. Pero yun, wala ka naman ibang magagawa kundi harapin yun. So, sa ngayon, kung ano yung mga nasa present, yan, yung present life mo, gawin mo yung mga magpapasaya sa'yo and mahalin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, lalo-lalo na yung mga malalapit sa puso mo. Yan, yung pamilya mo. Saka, mahirap kasing dumating yung time na magsisisi ka. Pagka, ayun na, wala na, nandyan na eh. Parang huli na lahat. So, hanggat hindi pa huli ang lahat, at yung mga taong mahal mo sa buhay, nandyan pa rin, nakakasama mo pa rin, paramdam mo sa kanila yung pagmamahal mo. Kung gaano sila ka-importante sa'yo, huwag mo nang anuhin yung... Kasi nakakahiya eh. Parang... Ang awkward yung mga gano'n na magsabi ng I love you, I miss you. Oo, nakakahiya. Lalo na kung kunwari hindi kayo ganun ka-close ng isang tao. Pero importante siya sa'yo or mahal mo siya. Pero alam mo, wala namang masama kung itatry mo, diba? Kahit once, twice, thrice, a day, masabi mo sa kanya yun na kahit kamustahin mo siya. Tapos sabihan mo siya na ingat ka, yung mga ganon. Yung mga precious na tao sa paligid mo, sa buhay mo, make them feel na they really are precious para sa'yo. Ayun na! Maliwanag na, guys. Actually, may kasama. Ayun siya. Ayun siya. Pero, ayun nga, guys. Hindi naman ako nagpunta dito para mag-swim. Nagpunta ako dito para, alam niyo yun, makapag-relax, makapag-isip-isip. Tapos, yun. Meron naman ako mga friends na mga nasabihan ko about sa ito, yung pinagdaanan ko ngayong mga nakaraang araw. And nagpapasalamat ako sa inyo kung napapanood nyo tong vlog ko or mapapanood nyo tong vlog ko. Thank you so much sa inyo. Alam nyo na kung sino-sino kayo. And I love you all sa kayong pangangamusta nyo sa akin, yung pakikiramay nyo sa akin. Sobrang napakalaking bagay. At sa pamilya ko kung napapanood nila to. Magpakatatag tayo and mas mahalin pa natin yung isa't isa. I love you, Ma. I love you sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko. Yan! Si Daddy Dude. Mabuting tao. Sobrang masayahing tao niya. And yung minsan, nagtatampo rin naman, syempre. Wala naman perfectong tao. Hindi ka naman robot para hindi ka makaramdam ng pagtatampo or mainis or magalit. Pero siya kasi yung taong kilala ko na yung alam mo yon, yung hindi naman siya matagal magalit, hindi siya matagal mainis. Yung saglit lang, yun okay na ulit. Saka alam ko na kung bakit palagi siyang may tissue sa bulsa, kasi mahilig siyang kumain. And si Daddy Dudes ang nagturo sa akin kung paano gumamit ng chopstick!